Hi everyone! Come with me as I share my journey moving to the UK. So my husband and I decided to migrate to UK after 4 years LDR. Took this video after makalagpas ng immigration para sure na talaga. And ayan, boarding na kami. So hinahanap lang namin seat number namin. And finally, nakaupo na din. Nabunutan na ako ng tinik niyan sa dibdib kasi andyan na ako, nakaupo na ako. Finally, natupad din yung mga prayers ko. Sa pang-arte dyan. Emirates pala yung sinakyan namin dyan. Then sabi ko sa husband ko, flex naman namin yung passport namin. Napaka-customize pa talaga ako ng passport holder niyan. Para relationship goals talaga. Anyway, at dahil mahaba yung flight namin, kaya nag-movie marathon muna ako dito. 9 hours pa kasi bago kami makarating ng Dubai. Dun kasi ang layover namin. Then from Dubai to Birmingham, UK naman. Buti na lang may mga sci-fi and fantasies movies dito. Yan kasi yung mga trip kong panoorin eh. Ayan, movie marathon lang ako dito para hindi ko maramdaman yung tagal ng biyahe namin. Habang nanonood ako, parang may narinig akong maingay. So ayan, pagsilip ko, dyan pala si Sis Mars. Nag-aabot na siya ng ayuda. Maya-maya, lalapit na rin yan sa amin. Iaabot na rin yung para sa amin. And tada! Ito ang first meal namin. Nuksan ko para i-check kung ano yan. So, meron siyang rice. So, approve yan. Pero hindi ko alam kung anong luto talaga yan ha. Pero chicken yan. And then, meron din siyang tinapay. Meron mga dessert and yung chocolate. At bago kumain, mag-give thanks muna tayo kay Papa G. So, ayan. First bite. Kain po tayo. So, honest review. Yung lasa niya, okay lang. Saks lang. Para siyang may pagka chicken curry. Ganun. After yung rice, tinikman ko rin yung mga desserts nila. Okay lang din, parang ubi jelly yung isa, and then chocolates, and then yung tinapay din. Kinain ko na rin kasi sayang. So ayan, after ko mag-movie marathon and kumain, nakita ko tong ceiling. Oh my God, parang siyang mga stars. Tapos parang tinatawag niya ako na, it's time for bed. Sa pang-arte na doon. So ayan, habang titignan ko to, medyo inaantok na rin ako. So dahil mahaba-haba pa naman yung biyahe namin, so matutulog muna ako guys. See you later. Good night. A few moments later. Nagising ako kasi parang narinig ko ulit yung boses ni Sis Mars. So ayan nga, confirm. Second meal namin, inabot na si Sis Mars yung ayuda. Chicken noodles daw to. So ayan, parang siyang chicken fillet. And then yung noodles niya, parang yung ano, yung sa sotang kon. Ganun. And then may brownies. Ang sarap ng brownies na yan. Bet na bet ko talaga. Doon lang ako nasarapan. Actually. And then yun, apple juice, hindi pa rin mawawala. Yan, kain po tayo. Nag-pray na ako nyan na, baka i-bash nyo. Oh, char. So, ayan, shot ulit ng Alfonso. Ay, este, apple juice pala. Uy, bawal yun. Time check. 50 minutes na lang, nasa Dubai na kami. So, excited na ako nyan, hindi na ako makatulog. Then, ayan, finally, nasa Dubai na kami. Grabe na amaze ako, ang ganda ng Dubai. So, nag-announce na rin si Papa P. Ayan, fasten your seatbelt. Galanda kami. Touchdown Dubai! At ito na nga, nakalapag na nga kami. So, ayan na, pababa na kami. Dumating na rin yung shuttle na magta-transfer sa amin dun sa airport. Dahil 9 hours yung layover namin dito sa Dubai, so mag-iikot-ikot muna kami dun sa loob ng shopping center. And na-amaze ako ha, kasi ang lakas ng wifi nila dito. At nag-try din ako mag-CR, napakalinis ng CR nila dito. At ayan, ang ganda din ng shopping center nila. Ang daming mga tukso dito, Sis Mars. Kaya yung husband ko, nakahawak siya sa kamay ko para hindi na ako pumunta kung saan-saan. So ayan, tamang window shopping lang si ante, pero bawal mag-mine. Dahil wala naman kaming ibang gagawin dito, so yung husband ko, nagtanong na lang siya kung saan ko daw gustong kumain. So ayan, nag-ikot-ikot ako, naghanap ako. And then sabi ko, yung meron na lang burger and fries. Kasi alam ko naman, favorite niya din yung burger. So habang naglalakad-lakad, nakita namin tong Shake Shack. So ayan, chinek it out yan ng mga boys. So okay naman sa kanila. Kasama nga pala namin yung mga brotherhood namin dyan. So ayan, nagkasundo kaming lahat na dito na lang din kumain. Kasi okay lang din naman siya. Meron din naman sila mga burgers, fries, ayan. So namili na yung husband ko. Ayan, yung sa akin pinili ko dyan yung cheeseburger. Yung sa husband ko naman, pinili niya yung burger with veggies. And umorder din pala siya nung fries with melted cheese and bacon. And then sa drinks naman namin, sa akin lemonade, sa husband ko iced tea. So ayan, taste test.
So una ko nga palang tinikman dyan yung fries with melted cheese and bacon. So okay naman siya, medyo nagulat lang ako kasi para sa ganyang order ng fries, worth 500 plus na siya kung i-convert sa peso. Kaya sabi ng husband ko, wag na daw ako mag-convert kasi masakit lang daw sa puso. Enjoy ko na lang daw yung pagkain ko. Then ayan, next naman yung cheeseburger. Ayan, first bite, medyo maingat lang kasi kakakabit lang ng veneers ko. Ayan, yung burger nila, yung patty, parang wala siyang ibang seasoning, hindi katulad sa atin. Diyan parang ano lang siya, salt and pepper lang talaga. Tapos malalasan mo talaga yung beef. Ganun. Pero nakakabusog siya actually. Pati yung fries, kahit konti lang yung serving niya, nakakabusog siya. At ayan nga pala yung mga kasama namin ng husband ko. So kakain muna kami, hanggang dito na lang muna. Thanks for watching. Stay tuned for part 2. Bye!